Magandang hapon mga kabagis. Nandito tayo ngayon sa talong ni Uncle Berning. Ni Kabagis Berning. Ito po ang talong na ipinicture po natin noon. Napakadaming bunga. Mga kabagis. Ito po ay dinaanan ni Karding. Kung mapapansin ninyo. Ito po, papakita ko. Medyo nahiga yung talong. Mamaya, makikita nyo yung mga bunga, mga kabagis. Puntahan muna natin siya pagkat nandito siya sa kanyang kubo. Napakaganda ng talong. Kahit na ito po ay dinaanan ng bagyong Karding. Talagang humilig yung talong. Pero yung bunga, napakaganda, mga kabagis. Ito, may bantay siyang aso. Ito po. Magandang hapon po, Kain. Dito siya sa kanyang kubo, mga kabagay. Yan. Napasyal muli kami, Uncle, dito kasi nag-trending yung ating vlog noon. Maraming nagtatanong ano ba yung gamit mong mga lason o punyat. Daming nagtanong sa atin eh. Ano po ba yan? Ayun mga kabagis, walang pangalan. Saan po mabibili ang ngayon? Sa Sangitan. Sa Sangitan? Oo, may pa-deliver na naman ako eh, 5. Dadating mamaya. Wala pong pangalan yung polyar na yan? Wala. Dalawang klase yan. May mas mahina siya para sa hindi namumunga. Ay, pandahon lang. Oo, well, mas malakas para sa namumunga. Yun. 800 yung mahina, 1,200 yata yung mahina. Ilang liters yan ang Kyle? 6 liters. Ayun mga kabagis, makikita nyo yung nakabitin na yung kulay itim. Mas mura yan kaysa dun sa pan, sa ibang pan. 1,200 yan? Oo, 6 liters. Ito nga po mga kabagis, kung mamaya papakita po natin yung itsura ng mga bunga. Napakakikintab mga kabagis. Para po sa nagtatanong kung anong ginagamit niya, ito po ay polyar na wala pa pong pangalan. Pero yung mga lason ng Kyle, anong mga gamit mo? Matagal na gamit na daw yan sa Talavera. Yung gamit mong lason? Nung una, kun lang ang ginagamit ko, yung mats. Mats? Saka yung... Ay, yung pambugok ng itlog. Proclaim, saka yung... Urti Batap. Yung proclaim po mga kabagis, yun po ay ang pinapatay nyo, yung mga uod na nasa loob ng tangkay. Uod na nasa loob ng bunga. Tapos yung Urti Batap naman ay fungicide. Ano po? Ito, napakaganda ng bunga mga kabagis. Kaya nga dito sila ay binabantayan nila mga kabagis at pitas yata bukas. Pitas bukas. Bukas po, pupunta tayo ulit dito para ipakita sa inyo kung ilan yung mapipitas po niya. Ngayon po, ipapakita ko ngayon sa inyo yung itsura ng kanyang mga bunga, yung maliliit na buko, tsaka yung kanyang mga bulaklak kahit na yan medyo nahiga, gawa nga po ng bagyong Karding. Nung nakaraan po kasi ito, maganda yung tayo. Pero ngayon po, medyo mahirap kuhanan at nakadapa. Dumapa ngayon mga kabagis. Ito, papakita natin. Ayan o, kadami pang maliliit na bunga. Kung mapapansin nyo, medyo humiga itong talong. Ayan o, wala na siyang dadaanan. Ano kaya mamitas nito? Susuot na dito, ano? Ayan o, tingnan nyo po mga kabagays. Ngayon lang po ako nakakita ng ganitong talong. Nagtatalong din po ako noon mga kabagis. Pero ngayon, nakikita nyo ang mga bunga. Oh. Kadaim mga kabagis. Ayan. Daming malalaki sa ilalim. Ayan oh. Kakikintab. Kinis. Ito mga kabagis oh. Napakakintab. Parang na-shine ng... pang-shine ng sapatos mga kabagis. Ito
napakakintab. At saka yung kwan mga kabagays, ito, pansinin ninyo yung puklo, yun yung binibiliban ko dito mga kabagays. Yan ah, napaka green, matanda na po ito mga kabagays. Subalit ito, ang daming bunga ito, lalaki na yan mga kabagays, sa ilalim lalaki ito, yun oh. Maganda yung pag-aalaga dito mga kabagays. Ang di lang natin alam kasi, yung pulyar na ginagamit po dito ay wala pa pong pangalan. Hindi pa po siya registered sa DA, pero napakaganda mga kabagays. Yan. Ayan o. Daming bunga. Di lang natin makita. Natatakpan ng dahon. Gawa nga po ng yung talong ay medyo nakahiga na. Pero sa dami po ng bunga mga kabagays, masisiyan kayong tumingin na yan. May pangalan po ba, Angel? Ito, tingnan natin yung ganyang... Lahat ng pinagbasyon ko may ganyan. ATMC? Ito po yung ginagamit niya mga kabagays. Ito po kulay itim siya. Anong amoy ang Kyle? Masim. Masim. Mga binulok daw na mga kanyang prutas. Ay, fermented juice din siya. Fermented fruit din. Parang yung... Nag-aaral sa CIL issue yung gumagawa niya. Ngayon, kinuha na siya. Saan po ang Kyle? Nag-aaral yung gumawa nito? CIL issue. CIL issue. Ngayon, kinuha na sa abroad siya ngayon. Ano bang... Iniwan na lang sa... Central Luzon State University. Sa Muñoz. Ito mga kabagays, ano po? Ito po yung tatak. Yan. Iniwan na lang sa kapatid yata. ATMC, meron siyang... Anong tawag dito? QR code? QR code. Organic foliar fertilizer. Ayan o, nilalagam na. Ito nga po mga kabagays. Medyo madilim na po ngayon at hapon na, paggabi na. Pero makikita ninyo yung mga bunga. You know? Yung mga violet na yun, yung mga napakaganda yung kwan. Yan, nagsalubong na po gawa ng bagyo. Umiga. Ito, tingnan natin o. Oh. Ayan o. Oh. Parang walang bunga, pero pag itinaas natin mga kabagays. Ayan. Ayan, dami. Sa isang puno, may nakita akong 30 bunga na malalaki. May 50 ang bunga, pati maliit. Ayan o, wala na talagang dadaanan mga kabagays. Ito po ay kalahating lata. Pati yung nasa Ibayo, mga kabagays. Kailan ang pitas na nanggay? Isang araw tayo. Ah, bukas po ang pitas po nito mga kabagays. Ganun yan, ang lalaki ng bunga niya. Lalaki oh. Medyo madilim na talaga mga kabagays. Yan. Bukas po babalikan natin to mga. Isang months. Di pa naubos yung purti patap. Mga kabagays, ito pong gamit niya, ino-order po niya sa Sangitan. Sangitan mga kabagays. Pwede po kayong mag-PM o public message sa amin kung gusto po ninyong subukan. Kasi nga po, kasi kapag kami pa po ang magpapadala sa inyo, tataas ang presyo. Pwede po siguro kayo na lang pong pumunta dito sa Barangay San Fernando, Laur Nueva Ecija. Public message na lang po tayo kung gusto po ninyong subukan, mga kabagays. Kasi kitang-kita naman po sa resulta ng kanyang pananim. Ano po? Kasi may parating po siyang... Ilan yung parating mangga? Lima. Lima. Kung malapit lang po kayo dito, pwede po kayong bumili ng kahit masubukan nyo yung isang 6 liters po ba yan? Kasi yung talong po sa mga kwan, mga kabilang barangay, nakita po namin, wala akong bunga na kagaya po nito.
Maaring ito po ay dahil sa polyer na ginagamit po nila dito, mga kalabis. Kung tinitingnan ko nga po yung puno, konti-konti lang naman ang nilalagay niyang pataba, no, guys. Itong areyang to, ilang... Isang sako pati na ron. Isang sako na po? Sa kalahating lata na kuhan? 30 kilos dito, 20 kilos doon sa kabila. Napakatipid pala, no? Ganun lang nilalagay. Yan pong ginagamit nila, mga kabagis. Tipid pa sa pataba. Yung mga in-apply nyo dyan, Uncle, nung una, nung kayo nagpapabulas, ng mga pataba, ng mga nagamit po ninyo. Pinaghalo-halo ko yung nilagay ko dyan. Triple 14, may sulfate, may 1620, saka yung kukulibidal. Kukulibidal. Balita po namin kasi yung kukulibidal, yan po ang ginamit na fertilizer ni Uncle Amang Carino dun sa kanyang ampalaya na umabot ng mas malaki pa sa braso yung bunga ng kanyang ampalaya. Kumita yun ng halos 1 million. Sa susunod po nating video, ipapalabas po natin yon. Kinakalap lang po namin yung mga impormasyon sapagkat yun po ang nagtap na ampalaya. Balita po yon sa buong Nueva Ecija, mga kabagays, dahil sa ginamit po nilang pataba, yung kukulibidal, at ganun din yung mga ginamit po niyang mga lason. Okay, bukas po, mga kabagays, antabayanan po ninyo yung susunod na video po nito sapagkat muli silang magpipitas at ibibideo po natin ulit para tuloy-tuloy po yung mga impormasyon na inyong makukuha. Matututo kayo dito sa ating channel, mga kabagays, sapagkat gusto naming makatulong sa ating mga kaparmer, sa ating mga kagulay at mga kabagays. Okay.